Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Saki at ang mensahe ni Akata kay Sixthreat, so tara. Sa reaction video na ginawa ni Saki sa laban niya kay Sak Maestro, dito ay aminado siya na malakas na Sak ang nakaharap niya. Masaya siya at pinagandaan siya na nag-iisang Sak Maestro, pero meron siyang nakita ang mga pagkakamali. Tulad nung sa round 1, pabitaw na yung huling punchline niya, nawala pa siya. Kung nire-represent mo yung Mindanao, dapat meron mang commitment. Kung nire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung nire-represent mo yung Mindanao, Fuck! Yun yung pinakamalaking error ko ng round 1, yung ender. Kumbaga yun yung pinaka-climax ng round 1 eh. Doon ako nagkamali sa pinaka... Fuck, sira yung round 1. Lahat ng binild up ko na momentum papunta doon, para sa akin nasira talaga, puta, dahil sa isang error na yun. At yung mga gasgas na linya niyang ginamit, ayon din mismo sa kanya. Congrats kay Sak Maestro. Para sa akin naman, maganda naman napakita ko. Ang dami kong error, medyo gasgas yung mga angles ko. Siguro sa writing, medyo kinulang ako sa ganong aspect. Sa kabilang balita naman sa nangyaring finals nga ng blackout, dito ay mapapansin na parang binigay ni Pistol ang kampiyonato kay Poison 13, dahil hindi nagre-rebat si Pistol sa mga linya kay Poison. Samantalang yung mga linya ni Andrews at Tyke, nire-rebat niya. Kilala naman natin si Pistol na isa sa magaling mag-rebat. Galing, galing, tol. Bahay ka atay maging ngayon. Tiga-Baseco ako. Oo, tol, kita sa pisngi. Tiga-Baseco ka nga, yung mukha mo puro sisi. Tanginan to. Nagtataob daw ng blato si Pistolero. Paano mangyayari yun kung inubos mo na yung laman ng kaldero? Tanginan to. Kilala nyo to? Doon palang panalo ka na eh. Tanginan, no-namer sa finals. Ano to, blackout, patawa? Katapat mo mga heavy eaters ng flip-top, tsaka siya. At yung huli niyang linya na parabang okay lang siyang matalo, dahil meron pang pangil sa pangil. At sa puntong to bayaw, dapat ka nang magpasalamat. Kasi kung pati ikaw sinaktan ko, baka lang tayo magkalamat. Hakbang, baitang, chinelas, paa, dyan lang umikot ang mga anggulong tinahak. Para ipaalala sa'yo, tang ina mo, kung saan ka dapat nakatapak. Wala akong pake, butang ina, manalo o matalo. Kung sayo't sayo lang din, sapat na yung ginawa ko. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, yan daw yung inaasam ni Gago. Huwag ka mag-alala, butang ina ka, magsasakpangan din tayo. Which is isa din to sa pinagbasehan ng mga hurado. At sinabing yung mga linya ni Poison, ramdam mong gusto talaga niyang makuha ang kampiyonato. Habang ako ay nanatiling malakas buong taon, hindi lang flip tapati modus at pulo, ako'y nandun. Nagsunugan at PSP pero hindi nagrarason. Laging handa maging sa blackout, hinarap lahat ng yun. Dun palang alam nyo na kung sinong dapat magkampiyon. Huwag na tayong magbotohan. Congratulations na agad. Akin na yung 300K at water station yung hangad. Kung sa akin na yung tubigan, ang resulta ngayon ay manatili lang kayong mga uhaw sa tagumpay. Parang mas yung material ni Poison, parang mas gusto niya kasi talagang manalo. Pero kung talagang yung kung nakita natin yung ginawa ni Pistolero na angulo kay Tyke at kay Andros, yung lahat tayo 'di ba yung momentum na ng mga punchline niya na biglang mas biglang bumaba nung pagdating kay Poison 13. Nakulangan lang ako sa ender tsaka sa urge niya manalo. Kapag pinagkumpara mo yung rounds nila, talagang mas matimbang ng konting-konti yung kay Poison 13, pero napaka-solid ng pinakita mo, Peace. Shoutout sa iyo. Yon sa para saan sa laban na to, Poison 13. Sa kabilang balita pa sa pagpost nga ni Aklas, dito sinabi niyang maswerte ang mananalo kay Shea o Saito dahil hindi na siya sisipot sa second round ng matira mayaman. Ayaw na daw niyang ma-stress. Hindi nga natin alam kung biro ba ito o totoo. Sinagot nga ito na Linseta. Dito sinabi niyang baliin din ang resulta sa labang Aklas vs Invictus dahil si Invictus naman daw talaga ang nanalo doon. Nag-comment naman dito si Invictus at sinabing payag daw siya kung sakaling hindi nalalaban si Aklas sa susunod na round ng matirang mayaman dahil 3-2 naman daw ang score. So kahit sino ay pwedeng manalo.
Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuis, mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xBet. Ang 1xBet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo. At sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang GCash, Maya, crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una nyong deposit. At sa huling balita, pinasilip nga ni Akata ang nangyari sa photoshoot ng Mater Mayaman. At dito ay may sinabi siya kay Sixth Street. Sa akin dahil tsaka masyadong tulog. So ngayon nga, naantok pa ako na ako masyadong tulog kasi gahablo ako ng round 3. Sa araw na lang, hindi pa ako satisfied. Pero I know it's strong enough to give Sixth Threat a good fight. Pero yun nga, hindi pa ako kontento. So ayun, Sixth Threat ha. Galingan natin parehas. Kita kids. So kayo, tingin nyo bang pinagbigyan lang ni Pistol si Poison 13? At sa labang Akata vs Sixth Threat, mas kanino kayo papanig? Kung ano man sa loobin mo, i-comment mo lang yun sa baba na mapag-usapan natin yan sa win lang. God bless. Kidding aside, kung sahod na pataas, ano pang pwede kong magawa? Baka pag pinasahan nyo ako ng batas, biglang umasenso tong bansa. Kaso yung mga kapwa ko MC, ayoko manalo eh. Kaya sige lang, tito, uwi mo na yung boto ng mga hurado. Basta pag ako kumandidato, aking boto ng mga tao. Yeah! Akala kasi nakaka-cool at good jobs na mga idol makuha niya. Pero nung si Lil Jan na nadama yung kirot sukdulan ba? Wala pa! Wala pa! Na! Eh nung si Lil Jan na nadama yung kirot sukdulan ba? Ganun ka mag-tribute sa hari ng TT Bars yung pagkukupal-kupal mong kupal ka? Ang pinagtatanggol niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang muli sa yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Chelsea May! Binanggit pa ng 2 beses. See the irony in this, bitch? Anak ni Badang, 14 anyos pa, yung minor pinang chismis. Get your mind off that minor fucking minor damn business!